There is hope within your calling. There is strength in your great name.
Elijah Kalaig at nandito ako para ipaalala ang ating 5 prayer points. First, let us pray for an end to this virus. Alam naman natin na makapangyarihan ang ating Panginoon at kaya niya gawin ang lahat. Second, let us pray for our government leaders na bigyan sila ng gabay ng ating Panginoon. Third, let us also pray for our church leaders na pinapatuloy ang pagbigay ng midweek services and Sunday services sa atin. Fourth, let us pray for the frontliners na bigyan sila ng resistensya laban sa sakit at para ipatuloy ang kanilang tungkulin. Fifth, let us pray for the gospel to spread na ngayon sa oras ng pandemya. Kailangan ng tao ng katiyakan na laging gumagabay ang ating Panginoon. Good morning, JCPFTC family. I hope that everyone is doing well, are safe, and of course, are healthy during this quarantine period. Just a few hours before I started recording this, has officially been extended until May 15. So it's almost another month of staying at home na naman nga po. And I know na kahit medyo may katagal na po tayong ganito, it's still hard to say na sanay na po tayo. Kasi even on a normal vacation, nakakalabas po tayo, nakakaalis, nakaka-attend ng church. But ever since this ECQ started, ang dami po nating adjustments na ginawa, di po ba? And sabi nga nila, even after this pandemic ends, there's already this new normal na nag-aantay sa atin. And I know I'm not the only one wondering how life is going to be after all this, but I remain firm in His promise of prospering us and not harming us. I know that God is working right now. Maaaring hindi natin nakikita lahat ng pagkilos at paggalaw ng ating Panginoon ngayon, but He is working and He never stops working. I mean, in 7 days, He was able to make the heavens and the earth, the animals, man and woman. How much more can He do in 30 days, in 2 months, diba? So, although we're not all frontliners, actual frontliners, but we are God's frontliners and we are given the privilege to pray, to sing praises to the Lord during this situation. And alam ko po na patuloy po kumikilos ang ating Panginoon. And while we look forward to the amazing future, the amazing plans that God has for us, I hope you can all join us as we sing praises to Him this morning. Runs
Rising of the sun to the setting.
To you, to bring glory to your name and to talk about you and your word, Father. We thank you for the past week na hindi niyo po kami pinabayaan. You've provided us with everything that we needed
You've strengthened us day by day, and you've protected us with your most precious blood, Panginoon. Maraming maraming salamat. We continue to pray for our situation. Maaaring hindi pa po namin lubos talagang naiintindihan ang nangyayari, but we know that you have an ultimate purpose to this, and we pray that you help us understand it through the wisdom and the knowledge that comes from you only. Alam po namin na patuloy kang kumikilos, Panginoon, patuloy ka pong gumagalaw sa lugar na ito, Panginoon, hindi lamang sa bansang Pilipinas, but sa buong mundo, Panginoon, patuloy ka pong kumikilos, Panginoon. And we cannot wait for the amazing plans, the amazing future that awaits us, Panginoon, and we are very, very excited for that time to come, because all things will be made beautiful in your perfect time, Father, and we cannot wait for that, and we are just excited and looking forward to that, Father. We pray for today's message, Panginoon, the word deliverer, Panginoon, na gagamitin mo, Panginoon. We pray that you anoint her and you bless her, Father, and that lahat po ng salitang mamumutawi sa kanyang bibig ay manggagaling lamang sa inyo, Panginoon. And we pray for open hearts and open minds, Father, that we may be able to receive well the message that you want us to receive, Father. Maraming salamat, Lord God, and we continue as one church to serve you, to glorify you, and to honor you. Maraming salamat, Panginoon. We thank you for everything. We love you. We honor you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Isang maganda at mapagpalang umaga po, mga kapatid, kay Kristo. Sa umagang ito, ako po ay magbibigay ng panalangin. Hayaan po ninyo akong magbasa ng isang verse magmula sa 1 Chronicles chapter 16 verse 34. At ito po ang sinasabi: Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Magpasalamat daw tayo sa Panginoon dahil siya'y napaka mabuti. At ang kanyang pag-ibig ay walang katapusan. Ganun po ang pangako sa atin ng Panginoon. Brother and sister, please bow our head and close our eyes for this prayer. Father God in heaven, we bow our heads before you. Nagpapasalamat po kami sa nakalipas na araw kung saan binigyan po kami ng proteksyon sa aming buhay. Naging malusog po kami sa nakarang araw. At patuloy pong nakakain sa araw-araw. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa kaligtasang ibinibigay mo rin sa aming mga frontliners. Magmula sa doktor hanggang sa pinakamababang staff ng bawat ospital na nangalaga sa may mga karamdaman ng COVID-19. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa kaligtasan ng mga nagbabantay sa mga quarantine checkpoint. Bigyan niyo pa po sila ng malakas na pangangatawan at magampanan nila kanilang tungkulin nang naaayon sa batas. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa katalinuhan na ibinigay mo sa pamahalaan sa aming mga leader upang makapagdesisyon kung ano po ang naharapan sa aming bayan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga pastor, 10 ng mga elders ng simbahan. Bagamat hindi kami nakakasamba sa iyo sa araw na Linggo, ay binigyan niyo naman kami ng katalinuhan upang magamit ang social media at sa bawat tahanan ay sabay-sabay kaming sumasampalataya sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat buhay, sa bawat pamilya, sa kapatiran ng simbahan namin, Panginoon.
at gayon na rin po sa iba pang simbahan na tunay na nanampalataya sa iyo, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa kalusugan ng bawat isa sa amin. Pinatunayan mo lamang na ikaw isang mabuting Diyos at hindi mo pababayaan ang iyong mga anak na patuloy na nampalataya sa iyo. Panalangin namin, Panginoon, sa darating na araw, sa darating na linggo, kung papaano mo kami binantayan, pinagkalooban, Panginoon, ng kalusugang maganda, binigyan ng makakain sa aming mga pagkainan. Yun din po ang aming panalangin sa linggong ito, na patuloy mo kaming bibigyan ng kalusugan at ng makakain sa aming kapagkainan. Maraming salamat, Panginoon, sa kapaligiran na patuloy na nagihilom dahil sa pagkasira nito ng dahil sa amin. Ikaw ang aming Ama, ang aming Amang nasa langit. Sa iyo lamang kami nananalig na hindi mong kami pahabayaan tulad ng mga ibong patuloy na lumilipad. Binibigyan mo ng makakain sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong paggabay. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak si Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Muli, isang mapagpalang araw sa faith, and let this faith heal this boy. Amen. Hi everyone, I hope all of us are having a blessed day and still holding on to our faith in the Lord despite of what is happening right now. Though we might not be able to eat all the food that we want to eat, to see our friends, our loved ones because of the quarantine period and the lockdown, still, we have a lot of things to be grateful for. The fact na may mga bahay tayong tinitirhan and all the basic needs that we have that a lot of people are lacking of. Yung pagising lang sa umaga na wala tayong iniin ng sakit is already a great blessing from Him. And we should be thankful and grateful for that. God is really good. He is our healer and He is our provider. And one of the ways to show how grateful we are for God's generosity and all the gifts that He provides is by giving our tithes and offerings. This virus and quarantine period will not be a hindrance for us to give back to the Lord. And there are so many ways to do it. You can send it through BDO, also through GCash via 7-Eleven, GCash app, TouchPay, Pure Gold, etc. You may also save them up and give them in church once our community quarantine period is over. And for those who want immediately and personally hand them over in cash, you can contact your area pastor. If there is any question, don't hesitate to message us on Facebook at fb.com/jcpftcplr. Finally, we want to leave you a message from 2 Corinthians 9 verse 7 that says, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Thank you and have a pleasant day. Natutunan ko pong mas palagan pa ang oras, araw at buhay na binibigay sa akin ni God. At mas natutunan ko pong makisama kapag kami nagtitipon-tipon upang mag-aral ng salita ng Diyos.
I know that the Lord allowed this to happen para magkaroon tayo ng mga realization at may matutunan tayo. At isa sa mga pinaka-natutunan ko during this ECQ is akala ko kasi dati my family was almost perfect. Pero pinaintindi sa akin ng Diyos na wala talagang perfecto dito sa mundo. Ang kailangan nyo lang gawin ay patatagin muna ang inyong buhay spiritual bilang isang pamilya bago ang ibang aspeto ng buhay. At isa pa sa mga pinaka-natutunan ko ay dati, wala akong masyadong panahon makapagbasa ng Bible dahil marami akong ibang pinagkakaabalahan. Ngayon, binigyan ako ng Diyos ng mas mahabang pagkakataon at mas mahabang oras para magbasa at makapag-aral ng kanyang salita. At ang ating simbahan ay sinusuportahan tayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga topic every night para hindi tayo mawala sa Diyos at hindi tayo mawala ng relasyon sa Kanya kahit na may ganitong pandemya na ating nararanasan ngayon. May two things kaming natutunan during this ECQ. First, what really matters is our relationship with the Lord. Kasi yun lang yung maglalas, hindi kung anumang treasures dito sa mundo. Kaya while waiting sa promise niyang muling pagbabalik, dapat lumalago at lumalalim ang ating relasyon sa ating Panginoon. Yung second na natutunan man namin sa crisis na to, ay mas lalo kami mag-pray, magpasalamat sa Diyos, dahil pinaunawa at na-experience namin yung presence niya, protection, peace and provision sa aming pamilya. Thank you Lord sa nakaraang panahon ng lockdown. At nagpapasalamat kami dahil during the lockdown days ay higit naming naranasan ang kanyang presensya sa loob ng aming tahanan. Nandun yung kanyang binibigay sa amin ng peace of mind, yung comfort, yung assurance na everything will be taken care of. At sa panahon ng aming pag-sharing, sa panahon ng aming pananalangin, naririnig namin, nakikita namin ang kanyang kalooban. We are called to be blessing to others. No matter what other people think of us, what matters is what we think for other people. At sa panahon natin ngayon, lahat tayo ay kinakausap ng Panginoon. Hangarin natin na masunod ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin upang mangyari ang kanyang kalooban para sa ikakaligtas ng sanlibutan na hindi pa nakakilala sa kanya. God bless po sa inyo lahat. Anong natutunan namin sa ECQ? No? Madami, no? Madami kaming natutunan. Tulad ng ano? Pagluluto. Tama, pagluluto, no? Luluto ako si Oma ng ulam, na iba, marunong na ako konti. Yun, dati kasi katiting lang, ngayon konti na. Hanggang sa maging dumami na. No, kasi dati ang asawa ko hindi talaga siya expert magluto. Pero ngayon, nakakapagluto na siya ng ano, siguro mga 10 recipe. No. Yun yung natutunan niyang magluto. Ako naman, natutunan ko naman is kumain. Joke lang. Masarap. Natutunan ko rin maglinis ng bahay, no? Maglaba, no? Gamit ng washing machine, no? Magbanlaw. Siyempre, katulong ko naman yung asawa ko, no? Sabi nga, kailangan namin magsama sa hirap at ginhawa. Tama? Ano pang natutunan namin? Mag-budget ng pagkain. Kasi dati, ang way of living namin is kung ano rin yung pwedeng bilhin dyan, ito yung lulutuin for the day. Pero ngayon, ang ginagawa na namin, nag-i-stock na kami ng ulam para sa full week or kahit sumabi naman siya. Tama. Natutunan din namin maging disiplinado, no? Maging sumunod sa batas, no? Gumising ng alas 4 ng madaling araw. Kasi limit lang ng araw. May araw kasi ng paglabas. Tama, schedule. May oras lang na pwede kang makalabas. So, ang hirap gumising, alas 4, gising ka na para lang mamili ng pagkain mo. Paninda. Kasi yun lang yung talagang pinagkukuha namin ng budget, no? Salamat kay Lord. Oh, no, talagang the best ka talaga si Lord, no, sa mga blessings na binibigay sa amin. Saka yung isa pa, yung talagang pinaka the best talagang natutunan namin sa ECQ is yung
dahil walang church, nag-enjoy po kami mag-asawa sa pag-attend ng synchronized prayer, no? Dati kasi, ano, siguro nagsisimula pa lang yung synchronized prayer, hindi kami na masyadong nakaka-attend kasi hanggang sa na-invite kami nila Ate Nori. Hi Ate Nori, Ate Mercy, mga kapatid ko, no, na sumama na lang kami dun sa ano, sa family, no, na sa ano, sa synchronized prayer. Ayun, napakaganda, no, napakaganda ng synchronized prayer na talaga marami kang matutunan dito. Ang laki ng naitulong sa amin. Yes. No, anong natutunan mo doon? Pag-ibig ng Diyos. 'Yon, yung pag-ibig ng Diyos, no. Manalangin, talagang yung prayer is the best ano. Talagang tawag nito, prayer is yung ano mo, yung panlaban talaga, no, sa mga panahon ngayon kasi nga yung COVID-19 na virus na 'yan is alam natin na may katapusan 'yan, magwawakas din 'yan, no, in Jesus name, no. Natutunan din namin manalangin hindi lamang sa family namin, hindi lang sa pansarili, kundi sa siyempre yung sa ating bansa, no, sa bansang Pilipinas, ano pa, sa ating komunidad, sa San Pedro, ating mga frontliners, yung mga doktor, mga pulis, no, saka yung mga ano natin, siyempre yung mga leaders natin sa church, sa JC50C, yung mga pastors natin, yung mga elders, no. Salamat sa kanila kasi nagkaroon tayo ng ganitong mga activities, no, ganitong programa, no, na talagang kumikilos ang Diyos talaga sa church natin. Kaya maraming salamat unang-una sa Panginoon, no, talagang sabi niya nga sa ano, sa salita niya na hindi niya talaga tayo iiwan at hindi niya talaga tayo pababayaan niya, no. Amen. Salamat po sa time na ito at maraming salamat po. God bless po sa ating lahat at patuloy po tayo mag-ingat saan man po tayo pumunta, pumaroon. Dasalan po tayo kay Lord. Amen? Amen. God bless. Keep safe. Bye. Isang magandang araw ng Linggo sa ating lahat. Hayaan niyo rin po akong batiin kayo ng isang mapagpalayang araw. Malaya, malaya tayo makakalapit sa Panginoon. Malaya tayo makakapanalangin. Malaya tayo makakapapuri. At malaya tayo sa takot sa COVID-19. Dahil alam po natin na kaya pa rin natin mamuhay ng puno ng pag-asa sapagkat nandiyan ang ating Diyos nagbabantay at magbibigay sa atin ng ating mga kailangan. Mahigit isang buwan na po ang lockdown o ang enhanced community quarantine. At nasa pangalawang extension na nga tayo dahil patuloy pa rin tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit at marami pa rin Pilipino ang hindi sumusunod sa mga alituntunin. Sa mga panahon ito, makabubuti na lamang po tingnan natin ang magandang epekto ng karanasan ito. Na sa gitna ng pagsubok, may mga life-changing experiences na matapos ito, masasabi natin na mas matatag na tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Noong unang linggo ng ECQ, ako po ay pinalad maghatid ng unang-unang mensahe through online technology. At ito po ay pinamagatan natin noong Pursuit of Materialism. Sa natutuhan natin, na ang material at financial assets ay hindi makakapagbigay ng absolute and lasting happiness sa isang tao. Ano po ba yung lasting and real happiness? Ito po yung tinatawag nating joy o eternal joy na tunay na kailangan ng bawat isa. Sa mga sumunod na araw, napatunayan po natin yan. Pwedeng mayroon tayong cash, pero limited naman ang ating mabibili. At limited yung oras natin sa pamimili.
Nakaranas po ako na pumila sa Pure Gold ng 5 a.m. at natapos ako ng 1 p.m. ng hapon. So, para na rin po ako nakarating sa Baguio. Kung pwede nga lang pumunta ng Baguio dahil summer na, pero hindi natin yung magagawa ngayon. Hindi rin tayo pwede pumunta ng Boracay o kahit mas marami tayong cash, punta tayong Hong Kong, hindi rin yung pwede. Kahit nga po MOA, nang minsan pumunta kami sa Rojas Boulevard para maghatid ng PPE sa Philippine Navy, napadaan kami sa MOA. Andun pa rin siya. Ang shopping center, ang malaking mall, ang IMAX, ang mga restaurants, at yung mga playground na para sa mga bata by the bay. Pero hindi po masaya. Walang tao, walang pamilyang nagkakatuwaan, walang barkadang nagkakatuksuhan. Ganun pala po, ang lugar na maganda, kung walang mga taong masasaya, hindi rin siya maganda para sa paningin ng kahit na sino. Maaalala mo pa nga ang mga pelikula ng mga zombies. Nakakatakot po ba? Pero sa panahon ngayon, sa atin, alisin po natin ang takot. Alam po natin na sa ganitong pagkakataon, andyan ang Diyos para gumabay at magbigay pa rin ng pag-asa sa atin. Gusto ko pong tingnan na lang natin yung mga mahalaga nating natutuhan sa karanasan ito. Alam po natin na sa bawat araw na dumarating, tayo ay tinutulungan. At nasan po tayo ngayon? Nandun po tayo sa ating mga pamilya. Wala po tayong choice kundi ang manatili sa ating tahanan, hintayin siguro kung anong ulam sa tanghalian. Salamat naman po at may naiulam ang bawat pamilya ng JCPFTC. Gusto kong i-recognize yung mga frontliners ng bawat household. Yung mga nag-aasikaso sa atin. Nagpe-prepare ng pagkain, naglilinis, nag-aayos ng ating mga damit pa rin kahit damit pang bahay na lang. Isa naman pong palakpak para sa kanila. O kaya, pwede rin naman natin silang ihag at i-kiss dahil tahanan naman, walang social distancing. Yung mga may quarantine pass na lumalabas upang bumili ng ating mga pangangailangan. Bagamat may hamba ang virus, alam natin sila yung nag-iingat para hindi rin sila makapag-uwi na pwede natin maging sakit. Sila po yung mga frontliners ng bawat pamilya. Natutuhan natin that at the end of the day, ang ating pamilya, ang ating mag-anak, ang magmamahal at magmamalasakit pa rin sa atin. Salamat sa mga leaders ng church, sa mga volunteers, sa mga part-time workers ng church na nag-aasikaso kung paano tayo makakatulong pa rin sa mga kapatiran. Lumabas sila para maghatid ng konting tulong sa mga taga-East, West, South at North San Pedro, pati na rin po sa mga taga-bayan-bayanan. Sa abot po ng makakaya ng ating sagbahan sa gitna, nakaambang, sakit, gusto po nating maiparating ang ating pagmamalasakit bilang magkakapamilya at magkakapuso sa oras ng krisis na ito. Ito po ang natutuhan natin sa lockdown na sa JCPFTC, sa abot ng ating makakaya, ay gusto nating makagaan ng kahit konti sa mga dalahin na ating kapatiran sa panahon ng krisis. Ngunit ano ang pinakamahalaga nating natutuhan na hindi po nasayang ang panahon na inukol natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Sa ating paglilingkod, nung malaya pa tayo nakakapunta sa church, sa ating pangbisita o follow-up sa ating mga kapatiran at sa pakikiisa natin sa gawain para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit matibay po tayo ngayon bilang isang simbahan, bilang miyembro ng ating pamilya at bilang isang tao na may matibay na pananampalataya at puno pa rin ng pag-asa na ang lahat ng ito ay lilipas tayo ay magtatagumpay. Katulad ng nasabi ko po noong unang linggo ng ECQ, after this pandemic, mapapanindigan po natin at masasabi na I am a better person and I am a renewed Christ-centered individual. Bago po tayo tumungo sa ating lesson for today, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa kagandahan ng iyong kalooban, sa kabutihan ng iyong puso na ipinahihintulot mo na ang bawat pamilya ay magkakasamang nagpupuri
at nananalangin at natututo ng iyong salita. Hinihingi po namin ang gabay ng iyong Holy Spirit sa bawat tahanan na naaabot ng online service na ito. Sa bawat isa po, buksan mo ang puso, pagliwanagin mo ang isip, at hayaan mo matandaan namin at patuloy namin magamit ang mga kapakinabangan na aming kakamtin sa pakikinig lamang ng iyong salita. Panginoon, linisin mo po ang bawat isa ng anumang kasalanan, Panginoon, ng anumang hadlang upang ang iyong grasya ay patuloy na dumaloy sa tahanan namin, sa aming pamilya, at ganun din po sa aming pamumuhay. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo lahat ng papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung hawak po ninyo ang inyong mga handout para sa lesson ito, gusto ko po sabihin na magsisimula ako sa point number 2. Nakita niyo po ba ang point number 2? Gusto ko po muna kasi banggitin ang lockdown experience ni Noah, na kasama ang mga hayop ay naulog sa arko for 40 days. 40 days? Sabi po sa Genesis 7:24, it took 150 days for the whole earth to be flooded. Nagbaha daw ang buong daigdig sa loob ng 150 days. So ito po ay pag-ulan ng 150 days. At yung tubig na baha ay nawala sa loob din ng 150 days. So we're speaking of 300 days. At naghintay pa rin si Noah at ang kanyang pamilya sa loob ng arko. Dahil mayroon po kayong naalala na kalapati na nagdala ng olive leaf para sabihin kay Noah o ipakita kay Noah na unti-unti nang nawawala ang tubig sa lupa. Ngunit naghintay pa rin si Noah ng kautusan ng Diyos kung kailan sila makabababa. 600 years old si Noah nung umakit siya sa arko. At nung pababain sila ng Diyos, lumabas sila sa lupa, 601 years old na siya. So ang lockdown is almost 1 year or more than 1 year. But Noah and his family stayed patiently and waited for God's direction. When he was instructed to go down, sila po ay palabasin na ng arko, ang unang naisip ni Noah ay mag-worship. Pinili niya ang pinakamaganda at pinakamalusog na hayop. Ito ay kanyang sinunog at inialay sa Panginoon. Yun po ang puso ni Noah. Ang puso na nag-produce ng isang successful lockdown. Kaya ang resulta po nito ay blessing. Kasi sinabi sa Genesis 9:1, then God blessed Noah and his sons, saying to them, be fruitful and increase in number to fill the earth. Nagkaroon po ng bagong simula. Bakit kinailangan ng Diyos na magpadala ng ulan at baha? Para gunawin ang mundo? Para parusahan ang makasalanang sangkatauhan? Hindi ko tinitingnan na ganito ang ating mapagmahal na Diyos. Maaaring nagduro sa tayo ngayon dahil na rin sa epekto or circumstances na dulot ng ating kasalanan. Ang coronavirus na nakamamatay at kalaban natin ngayon ay maaaring bunga ng maduming layunin ng tao, ng kasakiman at katakawan sa kapangyarihan. Maaaring naiisip nyo rin yun, di ba? Sa karanasan ng lockdown ni Noah, ang kaparusahan ay natanggap ng mga taong nalunod at namatay dahil sa ito ay epekto at resulta ng kanilang kasalanan at hindi pagsunod sa Diyos. Napakagandang layunin ng Diyos na bigyan niya ng pagkakataon ng tao na magkaroon ng bagong simula, ng bagong pag-asa. Bakit kinailangan ng Diyos magpadala ng iba't ibang uwi ng hayop na makakasama ni Noah, babae at lalaki pa ang kasarihan, kung gusto niya lang magparusa? Gusto ng Diyos na ma-restore, gusto ng Diyos na manumbalik ang maganda niyang nilikha at bigyan ang pinakamamahal niyang tao
ng pagkakataong maranasan pa rin ang kagandahan ng daigdig, kagandahan ng kanyang lahat ng likha. Marami tayong iniisip na dapat sana ay nagawa natin nung tayo ay may laya pa. Nung ba ay tumuon tayo sa mga may kapakipakinabangan para sa ating pamilya at mahal sa buhay, kamag-aral, kaibigan, kasama sa trabaho, church needs, pinahalagahan ba natin ang bawat ginagawa nila para sa atin? Napakita na ba natin sa kanila kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin? Sa oras na to, sa mga panahon ito, na hindi tayo makalabas at nasa bahay lang po tayo, ginagamit mo ba ang panahon mo ngayon para ma-improve ang iyong way of life? O may bago ka ba mga ideas para sa church, para sa work mo? Mag-aaral ka na ba ng mas mabuti? Excited ka bang harapin ulit ang buhay after this pandemic? In this experience of lockdown, God wants us to be restored. Gusto niya tayong manumbalik. He wants us to have a fresh start living to Christ-centered life. Gusto niya tayong ulit magsimula para tayo'y makalakad sa kalooban ng Diyos. At emerge victorious in all our challenges. Gusto niya tayong maging mananagumpay sa lahat ng pagsubok. Yan po yung point number 2. God wants us to be restored, to have a fresh start, living a Christ-centered life, and emerge victorious in all our challenges. Balik po tayo sa point number 1. Ang gusto ko naman banggitin dito ay yung lockdown experience ng mga lahi ng Israel. Sila po ay nakaranas ng lockdown sa Exodus 12. Pamilyar po tayo dito nang magpadala ang Diyos ng Angel of Death para mapatay lahat ng panganay ng lahi ng Egypt. Nagkulong sila sa bahay at pinahira nila ng dugo ng tupa o kordero ang gilid at ang taas ng kanilang mga pintuan. Hudyat na ito po ay lalagpasan ng Angel of Death. Kaya ito ang tinatawag na Passover na hanggang ngayon ay ipinagdiriwang pa rin ng mga Israelita. Sa instruction na magpahid ng dugo ng mga kordero na walang depekto sa kani-kanilang door frames, alam niyo po ba na ito ay sinyales o simbolo ng pagliligtas ng Panginoon sa bawat pamilya na Israelita? Sa lockdown nito, binigyan ng kapanatagan at kasiguradahan ng Diyos ang mga lahi ng Israel na sila po ay maliligtas sa kapahamakan. Ito yung first wave ng lockdown ng Israelita, sapagkat matapos ang eksperyensyang ito ng mga Ehipto, pumayag na ang Pharaoh na sila ay makalabas ng Egypt. At sila po ay napunta na nga dun sa Mount Sinai, dun sa area, paligid-ligid sila sa Elim at Mount Sinai, at dun sila nag-lockdown ng Panginoon. Second wave. 40 years silang nagpalibot-libot sa lockdown na yun. At sabi ng mga scholars, dapat 40 days lang upang marating ang lupang pangako. Alam natin tumagal ang kanilang paglalakbay dahil sa kanilang kapalaluan at disobedience. Kaya nga ba, ang lockdown din ngayon tumatagal dahil sa marami pa rin mga pasaway. Sa lockdown ng mga Israelita, ang frontliner noon ay si Moses at ang iba pang mga leaders katulad ni Aaron. Kasama-kasama niya na siguro noon si Joshua. At habang nasa wilderness siya, kasama yung 600,000 men, hindi pa po kasama ang mga babae at mga bata sa bilang, nangangamba na siya. Sino ba naman ang hindi mangangamba? Na hindi mo alam kung saan ka patutungo at maraming pwedeng magbigay ng pressure sa'yo. Sa Exodus 33, nagtanong ng may pangamba si Moses kung ano ang kanyang gagawin. Ang sagot ng Diyos sa kanya,
Sabi sa Exodus 33:14, the Lord replied, "My presence will go with you and I will give you rest." Si Moses daw bibigyan ng Diyos ng kapahingahan o rest sa gitna ng init at lamig sa Mount Sinai, sa pressure ng 600,000 men kasama ng kanilang pamilya. Tinupad ba ng Diyos yung kanyang pangakong pahinga o rest kay Moses? Ang record ng pagdating ng mga Israelites sa Jordan na isang tawid na lang ng ilog nasa Promised Land na ay nasa Deuteronomy, kung saan sinabi ng Diyos at pinakita niyang tinupad niya yung kanyang pangako, "The Lord your God has blessed you in all the work of your hands. He has watched over your journey through this vast wilderness. And this 40 years the Lord your God has been with you, and you have not lacked anything." Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sapagkat hindi niya iniwan si Moses at ang lahat ng Israelites sa panahon nang nandun sila sa wilderness. At hindi sila nagkulang doon at patuloy ang kanilang kalakasan at paglakad papunta sa Promised Land. Nung natapos ang misyon ni Moses sa wilderness para i-lead ang Israelites, malakas pa rin siya. Sa Deuteronomy chapter 34:7, sinasabi doon na si Moses was 120 years old when he died, and yet his eyes were not weak nor his strength gone. The God of Abraham, Isaac, and Jacob promised Moses that he will give him rest in his presence. He is the same God who can give us rest if we come to Jesus. Ang sabi po sa Matthew 11:28, yan ay memory verse ng children sa Sunday school. "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." In this second extension of ECQ, hindi man tayo umalis ng bahay, maaaring pagod pa rin tayo. Yung pagod na hindi dahil sa pag-aabang ng sasakyan, pagpila, sasakayan, o hindi dahil doon sa traffic o sa init sa labas. Napapagod din tayo sa pagkainit, sa pag-iisip kung kailan matatapos ito, at kung matapos man, paano ulit tayo magsisimula. Ang rest o pahinga na inalok sa atin ng Diyos ay spiritual rest. Ang pahinga na pinagmumulan ng peace of conscience o kapayapaan ng puso, ease of mind, panatag na kaisipan, tranquility of soul, katahimikan ng kaluluwa, at matapos lahat ay assurance of eternal joy. O at the end of our life's journey, yun ay walang hanggang kaligayahan. We will be rewarded with eternal joy. Sa kabaliktaran, yung spiritual unrest ay kondisyon na wala tayong peace of conscience, wala tayong ease of mind, walang tranquility of soul, at lalong walang kasiguradahan ang ating pupuntahan sa kabilang buhay. Nakakapagod po yun, at lalong nakakapagbigay pa rin ng sakit. Pwede kasing mapagod ang ating katawan kung ating souls and spirit ay hindi nga sa magandang kondisyon. Sinasabing, you are in high spirits kung pagod ka na, pero kaya mo pa ang mga dapat mong gawin at masaya pa ang iyong pakiramdam. Nakita na natin ito sa iba-ibang larangan ng sports, sa mga atleta. Malayo ng takbo nila, pero kaya pa nilang tumakbo ng mas malayo. Malapit na ang round 12 sa boxing, kaya pa rin ni Pacquiao.
Yung power of their minds and spirit make them finish the race and even win the competitions. Yan po ang nararamdaman ng mga frontliners sa medical field sa ngayon. Yung mga nagbabantay at nag-aalaga at nagpapagalig ng mga COVID-19 patients, they have the spirit to do their duties. In high spirit po sila para makatulong at magpagaling. Kina Paul and Peter at iba pang apostles na kahit dumanas ng matinding pagod sa paglalakbay, pangangaral at pag-iisip na ang buhay nila ay nanganganib, ang Holy Spirit ang gumagabay sa kanila para pawiin ang pagod, and they rest on God's faithfulness at nagawa nila ang Great Commission. Sa Colossians chapter 2 verse 6 to 7, binigay po sa atin ang formula of obtaining spiritual rest or fullness of life. Ang sabi doon, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in faith as you have been taught, and abounding with thanksgiving. Isa-isahin po natin ang formula na ito. When Jesus Christ told us to come, He wants us to belong to God's family. And receiving Him in the best decision of our life, iyon po ang best na magagawa natin sa ating buhay, ang tanggapin si Jesus sa ating buhay. It means walking in His will. Lumalakad tayo sa Kanyang kalooban. Sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating desisyon, Siya po ang mamumuna. First step sa formula is to be rooted and built up in Him. Rooted and built up in Him just means pagiging matibay at pagiging baon na baon. Parang ang roots, di ba po? Nakabaon yan sa lupa. Alam natin na ang root ay ugat ng puno sa Tagalog. Ang pinakamahalagang bahagi ng puno ay ang root. Kaya nga ba sa lahat rin ang uri ng halaman, ang ugat ang unang pinagtitibay at nilalagyan ng fertilizer. Dito kasi nanggagaling ang mga soil minerals na kinakailangan ng halaman para lumago at mamunga. Mas malalim na ugat, mas malawak na sakop ng ugat, mas maraming makukuhang nutrients. At mas matibay ito sa hampas ng bagyo at daluyong ng tubig. Sa buhay natin, sa mga challenges na nasa paligid natin sa pandemic na ganito, kailangan matibay ang kapit natin sa source of nutrients. At yun ay ang Diyos. Kung makapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, the more that we read the Bible, the more that we will be rooted, sapagkat malaking pagkakataon ito para mas makilala natin ang magaganda niyang pangako. Alam natin na mas makilala natin ang Kanyang kabutihan at kung paano niya tayo minamahal. Ayoko pong maging spoiler, pero malapit na rin naman ang ating anniversary. This will be our 23rd anniversary. At ang ating magiging tema po ay rooted. Nung ipropose po ito noong December 2019, sa ating leadership, nagtanong ako, tapos na tayo sa greater, tapos tayo sa exceed, tapos tayo sa breakthrough, puro pataas yan. Bakit rooted? Magsisimula ba ulit tayo sa iba ba? Napakaganda pong sagot ang nakuha ko sa nagpropose. Ang sabi niya, dahil sa mga breakthroughs, dahil sa mga magagandang mangyayari sa simbahan, sa loob ng 10 taon na ating vision na 2027 and even earlier, kailangan po natin maging rooted. Sapagkat kasabay ng breakthrough, kasabay ng pag-ulan ay pagsubok. At sa bawat pagsubok, dapat po maging matagumpay tayo at mas malakas ang pagkapit natin sa Diyos.
ang ganda po, di ba? Pero, kung marirealize niyo po, andito na ang breakthrough sa ating simbahan. Ito po ang breakthrough, ang mga online services natin. Ang pagkakataon natin magkaliig-liig pa rin kahit na merong pangamba sa labas ng ating mga bahay na pwede tayong mapahama. Breakthrough po ito sapagkat habang pala tayo ay nagkakasama-sama sa simbahan ng panahong may pagkakataon pa tayo, inihanda na tayo ng Diyos para sa ganitong teknolohiya. Ang technology na patuloy na ginagamit ng ating mga kabataan ay nakamta nila at ginagamit nila upang papurihan ng Diyos. Ang leadership, ang pagiging press on, ang pagpupursige ng leadership ay isang breakthrough upang magpatuloy pa rin tayo sa gitna ng ganitong pagsubok. Salamat po at pinatitikman pa rin tayo ng Panginoon ng breakthrough na ito sa kanyang grasya. Alam po natin na nagsisimula na tayong maging rooted. Ang pangalawang step sa formula ng pagiging at rest with God ay yung being established and strengthened in faith. Sa mga pagsubok na ating napagdaanan o sa mga simpleng events ng ating buhay na nakaranas tayo ng favor, naramdaman natin ang pamamahal ng ating Panginoon. Ang pagtungo niya sa mga prayers natin, yung pagpo-provide niya ng ating pangangailangan, yung protection niya sa ganitong pagkakataon. Huwag po natin itong kalimutan. At habang inaalala natin ang mga kagandahan ito na dumadaan sa ating buhay, tayo po ay tumitibay. We become established and strengthened in God. Ang faith po natin, ang unang-una nating sandata sa lahat ng pagsubok. Ang faith po ay parang trunk of the tree. Ito yung puno ng puno. Ito po yung naka-expose. Ito yung subject sa mga pagsubok. Kung sa trunk of the tree, ito yung binabayo ng hangin. O kaya ay binabayo ng bagyo, ng daluyong ng tubig. Pwedeng nababalatan, pero hindi natutumba. Ganun po tayo. Pwede tayong masaktan, pero hindi tayo pwedeng matumba kung matibay tayo bilang mananampalataya. Ang puno o ang trunk ng tree ay makikita mong malusog, malaki, matibay kung ito ay nakaugnay pa sa malulusog na ugat. So, we just become rooted so that we became also faithful enough to face all the trials. Ano po yung pangatlo na formula o step ng formula of being rest? Thanksgiving. Ang sabi po doon, abounding in thanksgiving. Puno tayo ng pasasalamat. Isang puso na puno ng pasasalamat. Sa puno, alam niyo po ba na ang nire-represent ng ating pasasalamat ay ang sanga at ang mga dahon na handang mamunga at humawak ng mas malalaki pang bunga. Habang magmalusog ang puno, mas malago ang mga sanga at mas maraming dahon. Mas nakakaengganyo ito na magkaroon ng bulaklak at maging mga bunga. Sinasabi po natin na a thankful heart is the key to genuine generosity. Makakapagbigay ka lamang ng totoo at bukal sa iyong kalooban kung ikaw ay nagpapasalamat. Ito po yung one of the most repeated commands in the Bible, to give thanks. If you remember your Thessalonians 5:18 at Philippians 4:16. Ang ating pong simbahan ay hindi napakayaman. Alam po natin na sapat lamang ito. Ngunit pinili po natin makatulong sapagkat puno po tayo ng pasasalamat sa mga tao na faithfully nagbibigay ng tithes and love offering.
alam po natin na sa pamamagitan nito, mapapakita po natin ang pagmamahalan ng bawat isa. Sapagkat a thankful heart moves us to love. Alam niyo po ba na you are empowered to love with a thankful heart? Ang kapangyarihan ng pag-ibig ay galing sa mapagpasalamat na puso. You can only genuinely give if you love. And your love is empowered because of your thankful heart. We are also commanded to rejoice in our song of worship. Sabi nga, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Walang kondisyon. Kahit anong kondisyon or circumstansya ng iyong buhay, you should rejoice. And you can only rejoice when you have a thankful heart. A thankful heart moves you to rejoice and worship God. Ang pusong mapagpanalangin po ang nagpapawi ng mga negative things sa ating buhay. Ito po ang pwedeng magbura ng mga simple emotions, ng mga pagrereklamo, at ito po ang pwedeng magbigay sa atin ng kapayapaan. With that, alam na po natin kung paano maging at rest in God. We have to be rooted and built up in Him, established and strengthened in faith, and we should be abounding in thanksgiving. God wants us to rest in His presence. Ayaw niya po tayong mapagod. Gusto niya po tayo bigyan ng kapahingahan sapagkat alam niya na kailangan natin ito sa ating buhay. In these times of uncertainties at sa lahat po ng circumstansya, decide to rest in His presence. God wants us to rest in His presence. So, isipin po natin, ang lessons of lockdown is to rest and be restored. Doon po sa Luke 21, Jesus mentioned the signs of the end times, His second coming. As He mentioned, marami na po mga nangyayari ng ngayon na mga signs of second coming. Rumors of wars, calamities, famines. Sabi nga po na pwedeng patikim ng tribulation ang mga nangyayari sa atin ngayon. Patikim lang po yan. Sapagkat naniniwala po ako na hindi pa ito yung great tribulation. Sapagkat gusto pa lang Panginoong Panginoon buksan ang ating mata sa katotohanan ng Kanyang salita. Hindi para tayo matakot, pero para tayo magkaroon ng pag-asa. Dahil alam natin na pag nangyari ang severe tribulation, wala na tayo dito sa lupa. Kasama na natin siya. May nangyari na po rapture. Unless, i-check niyo nga po kung kasama niyo ba yung kumpletong membro ng inyong pamilya. Wala pa po bang nawawala? Wala pa po bang nararapture? Kumpleto pa po ba tayo? Kung kumpleto pa po tayo, hindi pa po ito yung great tribulation. Pinaghahanda pa lamang tayo ng Panginoon. Pinakikita pa lamang niya sa atin kung ano yung magiging reward ng Kanyang pagbibigay sa atin ng pagkakataon sumunod sa Kanyang kalooban. Mayroon naman po siyang sinasabi sa Luke 21:28 na mismong si Jesus ang nagsabi, "Now, when these things begin to happen, pag nangyari na raw po ang mga bagay-bagay na ito, look up and lift your heads. Because your redemption draws near." Tumingin daw po tayo sa langit. Itaas ang ating mga ulo.
huwag malungkot, sapagkat ito ay sinyalis na malapit na tayong maging kaisa ng Diyos. Mga kapatid, habang naghihintay tayo sa Kanyang pagbabalik, tayo po ay mamahinga sa Kanyang presensya. Harapin ng may pag-asa ang katagumpayan ang laban natin sa panahon ngayon. Ano po ang lessons from this lockdown experience? We have to rest in God's presence and be restored in our victory to Him. Gusto ko pong manalangin sa mga gusto pang tumanggap sa Panginoon at wala pang relasyon sa Panginoon, pumikit po tayo at kausapin natin siya sa ating puso. Sumunod po tayo sa panalangin nito. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na lumapit sa iyo. Hinihingi ko po ang kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Ninanais ko po maging kaisa sa iyong pamilya at tinatanggap ko bilang Panginoon at tagapagligtas si Jesus. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at hayaan mo kong magpuri at magpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po ay nanalangin ng pagtanggap, huwag po kayo mag-atubiling magtanong sa ating ibang kapatiran. Kung kayo po ay may katanungan, alam ko po makakatulong sila sa inyong paglago bilang bagong Kristiyano. Salamat po sa inyong pakikinig. At let us all close this session with a prayer asking for God's guidance. Muli po tayo bumikit. Manalangin. Panginoon, salamat sa mga nakinig na pamilya, salamat sa mga pusong nagbukas, salamat sa mga isip na tumanggap. Maraming salamat, O Diyos, sa tinuro mo sa amin sa umaga nito. Alam namin na ang iyong kapahingahan at ang iyong restoration will be upon us, O God. Thank you, Lord God, sa pagtuturo ng iyong Holy Spirit at alam namin sasamahan mo kami for another extension of this lockdown at sa mga darating pang magaganap sa aming buhay, hindi mo kami pababayaan tulad ng iyong pangako. Hayaan mo mapapulihan ka sa aming buhay at hayaan mo ang pagmamahal mo ang manaig sa bawat isa. Maraming salamat, O Diyos. Alam namin magkakasama-sama kami muli upang magpuri at magbigay ng kaluwalhatian. Sa iyo lahat ng pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. I'm not afraid to die.
this is Gian, and as per our synchronized house prayer, ay magkakaroon din po tayo ng changes. Instead na magbigay kami ng mga Bible verses na inyong babasahin at i-discuss with your families every day, we'll be giving out one book from the Bible, and the number of chapters to be read every day will also be announced. Ina-encourage namin kayo to read the chapters on your own. Family sharing and discussion ay magaganap tuwing 7 p.m. Share ninyo ang inyong mga thoughts at ang mga verses na tumatak sa inyo sa ating Facebook group kasama ng picture ng inyong family. For our announcements, again, there is no need for us to go to church yet on Sundays until further notice. Instead, do join us on our online services happening every Sunday at 9 a.m. In case that you miss it, but we hope that you don't, our sermons will be uploaded on our Facebook page, so stay updated. Discipleship group discussions will still push through online. Do coordinate with your DG leaders to be able to set an agreed schedule to have your online fellowship. For your tithes and offerings, you may give them through the following methods. Those who have your GCash accounts, you may send them to the number shown on your screens. For fund transfer, the bank details of our BDO account are provided. Those who want to immediately and personally hand them over in cash, you can by contacting your area pastor. Lastly, you may save them up and give them in church once our community quarantine period is over. For more details, feel free to visit us or message us on our Facebook page. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. We highly encourage every household of the Pillar family to join our synchronized house prayer happening every night from 7 to 8 p.m. except on Thursdays. Scripture and prayer items will be posted on our Facebook page. From 7 to 8 p.m. on Thursdays, we will be having our midweek service. There will be no synchronized house prayer on this day. Also, do not forget our prayer and fasting happening every fourth Saturday of the month at 9 a.m. And of course, our breaking of the bread happening every first Sunday of the month. For more updates, follow us on our Facebook accounts, facebook.com/JCPFTCPillar and facebook.com/JCPFTCBBO and our Instagram account at JCPFTCPillar. Now let us declare our mission and vision. Our mission is to glorify God by reaching out and mentoring families, producing spirit-filled leaders and Christ-centered communities. Glorify God, disciple families. And our vision is, by God's grace, to become an influential disciple-making church of Christ-centered families in the Philippines and beyond. Now let us speak blessings to one another. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. God bless everyone.